sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na mapangkat. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha, tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghen mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaalaala ko sa inyo mga kapatid ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na diniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan at siya'y napakita kay Pedro sa kasalabindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko
ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagalako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iyahayag. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ngayong mabigat ang pasag, ay Jesus maglapit at upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inayanyahan si Jesus ang nang isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain at si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus. Sa gawing paanan, siya ay nanangis at nabasan ang kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyong guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram ng isang papautang, ang isa ay 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpapautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay pinatawad ng malaking halaga.
Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking paa. Ngunit binasaan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinaggan. Ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ng marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain nagsimulang nagtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Madalas po hindi natin alam mga intensyon ng mga Pariseo sa pakikipagkita kay Jesus. Lalong itong pagkakataong ito, inanyahan siya na makasalo, malamang sa isang hapunan. Ngunit nang nabanggit nga ni Jesus, nang pumasok siya sa kanilang kultura, dapat hugasan na ang paa ng isang bisita, dapat papahiran ng langis ang ulo, dapat hinahagkan bilang pagbigay galang sa pagtanggap sa kanya. Ngunit, kabaliktaran ang mga pangyayari. Ito ay napangyari sa isang babaeng makasalanan. Palagay na lang natin isang babaeng mababa ang lipad. Ang maaring sigurong sa mga nadudoong inanyahang kasama ni Jesus na mga ibang bisita ng Pariseo, maaring mga customers, kliyente ng babaeng ito. Kung kaya't maaring ang dala din niyang pabango, ay bigay lang din ng mga ito. Pero ibinuhos ng babaeng ito sa kabila ng pagkikilala sa kanya ng isang makasalanan. Tinanggap si Jesus, pinahiran ang kanyang mga paa ng paglilinis pamagitan ng kanyang mga luha. At hindi lamang sa ulo nilagyan ng langis, kundi sa mga paa at pinunasan ito. There was an extravagant expression of love. Na ibig sabihin, hindi na niya inalintana kung gaano siguro kamahal ang kanyang pabango na inalapat sa paa ng ating Panginoong Kristo at ibinuhos sa ulo niya dahil sa kanyang pagmamahal sa bisitang kanyang natagpuan sa bahay na iyon. Mga kapatid, ano po ang leksyon na makukuha natin? Lalo na po sa kapanahonan natin ngayon na umiiral po ang pagiging mapaghusga, mapagsuspitsa sa mga tao na para bang ang nakapalibot sa atin ay masama. At tayo na lamang siguro ang iniisip na merong mabuti. Tandaan po natin at ito'y magpapakatotoo tayo sa ating sarili. Once you think, pag iniisip mong ikaw ang mabuti, the tendency is others ay masama. Tandaan din po natin isang realidad po ng ating pagkatao na meron tayong lights and shadows. Meron tayong maraming pagkukulang, meron tayong maraming pagkakamali at pagkakasala. Di po natin sasabihin na yung mga makasalanan sa bilangguan at sila'y nakakulong. Marami din po siguro sa atin na maraming pagkakasala, hindi nga nakakulong, malaya nga dito tayo, pero ubod naman ng pagkamakasalanan. O di kaya naman, ikaw din nakakulong ng iyong pagkakasala at ikaw ay nagiging alila ng iyong pagkakasala. Constantly, ito ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin. Na ibig sabihin, pagamat siguro itong mga Pariseo na umimbita sa ating Panginoong Kristo,
ay maghahanap ng kamalian ng ating Panginoong Kristo because they think of themselves as good. Yan po ang kahulugan ng pariseo. Ibig sabihin, the separated ones, yung umihiwalay. Paghihiwalay, kami ang mabuti, sila'y masama. Hindi po tayo totoo niyan. Tandaan po natin, ang katotohanan ay mabuti po tayo. Tayo din nilangka ng Diyos, nilalang tayo ng Diyos. We are also gifted. Each one of us is gifted person. Well, each one of us also is a gift. Gifted and a gift. Kaya nga, hindi lamang isang bansa ng ating pinagdiriwang the 500 years of Christianity. We are, each one of us is gifted to give. But we have also to remind ourselves that in spite of our giftedness and being a gift, we are also broken. Maraming pagkakamali. So ang basihan ng atin mismong pagpapanibago ay sama-sama sa ibang pang mga tao. Tayo po ay magpapakatotoo dyan na aminin din natin na marami tayong pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Yun po ang totoo. We have to be honest to ourselves. So that's why Jesus Christ is reminding us today, telling us that you have to seek for the goodness of the others. Pero inyo po, kung yung mga tao sigurong hindi mapagpatawad, hindi makikita ng pagbabago ni San Pablo, halimbawa, nang siya ay namamatay ng mga Kristiyano, wala po tayong isang haligi ng ating simbahan na tulad ni San Pablo na ubod ng pagkamakasalanan, hindi lamang pagkamakasalanan, kundi pumapatay pa ng mga Kristiyano. But we considered him nowadays and before being one of the pillars, haligi ng ating pananampalataya nung siya ay nagbago. So ang bawat siguro hamon sa atin ay hanapin ang kabutihan ng kapwa. Hanapin po ang kabutihan. Kung ano man po ang maidudulot nito sa pagkapropeta ng ating Panginoon si Kristo sa pagtanggap niya sa babaeng makasalanan, ay ganun din mas malaking naitulong sa babae ang pagbisita ni Jesus sa kapanahonang iyon. We have to always remind ourselves that each one of us is also broken, makasalanan, and we try to find first the goodness that is within us. Yun po ang ating pagkamabuti ang mananatili sa atin because we are all created by God. Nilikha tayo ng Diyos. Mananatili po sa atin yan. Marami lang pong pagkakamali dahil sa maraming mga kadahilanan ng ating pagkatao. Pero kung yung atin pong pag-isipan at hanapin ang kabutihan at ipapakita ang kabutihan sa kapwa, ito din po ay lalabas sa mga taong merong mabuting kalooban. Ika nga, we are all created in the image and likeness of God. We always retain that image of goodness. But we have to search the likeness. Saan natin hanapin yung likeness? The complete likeness, the complete image, and that is our Lord Jesus Christ. So atin pong agaliin, kaysa mapaghusga ka, kaysa ikaw ay mapagsuspetsa, can we just change our mentality to look at the goodness of that person who might be God's instrument for the healing process of that person in order for that person to get back to his own goodness that is built in him or in her sa ating buhay. At ganoon din po sa ating sarili. Once makikita natin ang kabutihan, ang posibilidad ng ating pagkatao, we can also see the goodness of the others. But we have to search it first. Claim it to ourselves that the goodness of God ay narito sa atin. Hahanapin natin sa pamamagitan ng pagkatao, ng pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Magsitayo na po ang lahat.
Mga kapatid, sa ating panalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pangpagmahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ang ating itutugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mataong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan, ukol sa kapwa, at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at yung mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinaas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya nagpapagtawad na tagapagligtas, nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inakilabo. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng maipagkaloob. Mamahaling iyas, kinigintong nilukob, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Manalangin tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming pitaya at panlakan mo ang pagayang aming inihanda upang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagkilo, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabayak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang manginanyahang makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang naman tayo ng katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking mutatanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di ihigit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at tagpuan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag
ang aking kaluluwa sa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap ng pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong mga angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuluwalhati ka namin.